Hello guys, bali ang gagawin natin ito. Stock put ng factor. Yeah, makikita nyo, may kalakalakang kasi dyan. Bali, gagawin natin pala rito ay ayusin natin yung lockout, tapos yung suspension dahil hindi na siya na naglalaro ng maganda. Kumbaga, parang in-adjust mo na lang sagad yung ribbon adjuster kung familiar ka sa paggawa nito. O nakagawa ka na ng mga port na XCR yan, mga airport. Pag hinila mo siya, matagal bumalik yung rebound niya. Kaya gagawin natin smooth. Tapos i-exit natin dahil gusto niya, exit type. Patulan natin spring. Papakita ko sa inyo lahat, pati pagbukas na ito, pati gagamitin natin tools. Ayan. So yan lang guys. Kapag may matigas na parting mga tornilyo dyan, gagamit yung double D40 para madali nyo mabuksan. So yan lang ng gagawin natin video ngayon guys. Tapos kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo palang kalimutang mag-subscribe, like, share, yan. Tapos pahit na rin yung notification bell para laging updated sa mga susunod kong gagawin video. Yun lang guys, panoodin na natin para mabilis. Okay guys, ayan, nakita nyo, wala na yung rebound adjuster nya rito sa taas. Bali, bubuksan na lang natin itong kabila na to. Nagamitan natin sya ng, ayan, fork cup remover. Ayan, isusuksok nyo lang sya ng ganyan, yung talagang pit na pit sya para hindi nyo masira yung pinaka, ano nya, pinaka angle na itong fork cup na to. Tapos, pitin nyo lang ng pa-counter clockwise. Pabaliktad na ikot ng orasan, yan. Tapos pass forward natin siya para mabilis. Yeah, so guys, nakita nyo, puro kalawang na siya. Upok-pok lang natin pababa yan kung ganito na ang hitura ng laman-loob ng port nyo. Yan, pahila. Hawakan nyo rito habang pinupok-pok nyo pababa. Para matanggal nyo itong spring. Bulok na sigurado ilalim nito kaya ganito to. Yan. Ayan na hitura ng laman-loob nya. Bulok na nga. Kaya siya hindi na smooth magplay dahil yung mga kalawang niya. Kumbaga, gumagawa na siya ng friction dito sa pinaka loob nitong stanchion niya. Kaya kailangan malinis na malinis siya bago niya ikabit. Ayun. Tapos dito naman tayo sa kabila. Kailangan naman natin tanggalin tong pinaka ano niya. Yung 1.5 mm Allen wrench na to. Ayun. Ayun. Dahil bilog to, ayan, bilog. Ang gagawin natin, lalagarian natin tong part na to. Parang sasadsara natin siya ng lagari para magkaroon siya ng parang flat screw na pinaka magpapaluwag sa tread niya. Kuha tayong lagari. Ayan. Lagarian nyo lang siya. Kailangan lang magkaroon ng kagatan yung flat screw para matanggal nyo siya. Forward ulit natin para mabilis.
Ayan, guys, nakita nyo. Napaluwag na natin to. Ganyan lang mga technique pag di kayo makapagtanggal ng mga screw. Huwag nyo pupukpukin kasi pwedeng masira nyo to. Di baling magasgasan nyo na lang to, huwag lang masira to. Kasi malaki silbi nyan, saka mahirap maganap ng mga lockout cup na yan. Kapag nasira nyo yan. Ayan. Paluwagin lang natin siya. Hanggang matanggal niya itong screw na to. Hindi na siya ngayon allen bolt. Flat screw na siya. Para pwede nyo pa rin tanggalin, tanggal kabit ang gawin nyo. Lagi nga palang meron dito ah. May flat screw dyan, kompleto dyan. May 10mm na socket. May 8. Yan. Ayan ko lang kung may 12. Alam ko may 9 din to eh. Kaya magagamit nyo sa bite na yan. Haba pala na ito. Ayan, ganito pala kahaba to. Stock ng Paxter. Tapos, tabi nyo siya para hindi mawala. Tanggalin nyo itong lockout cap. Gagamit naman kayo ng flat scrollie dyan. Para matanggal nyo siya. Ayan, ganunin nyo lang. Tapos pag tumalsik, ayan. Pit-pitin nyo ng martilyo. Eh, syempre, joke lang guys. Tapos dahil natanggal na natin siya, gagamitan natin siya ng ito. Ng cork cap remover. Pitin nyo ulit counterclockwise. Ayan. Tapos kuha kayong basahan. Dahil marami yung kamay natin, kuha tayong basahan. Tapos hawak nyo na rin dito kasi minsan matatalim yung tools eh. Para talagang ano. Lugan nyo lang. Tapos pagkaya na ng kamay nyo, ikutin nyo na lang. Basta counterclockwise please ah. Ayan. Pump na agad. Ayan. Ganito itsura na ng laman loob niyan guys. Ayan, kita ba? Para siyang may pa diamond dyan na patusok-tusok. Ayan, kita. Nakita niya para may patusok-tusok siyang ganyan. Diyan siya naglalak. Ayan, tingnan niya yung loob. Meron siyang pattern. Doon siya pumapasok yung pinaka-plastic niya sa pattern na yan para maglaro. Ngayon, kapag pinihit niya siya, ayan, pag ganyan, maglalak naman siya, tutukod siya rito sa plastic na sa pattern na yung nakasaliwa naman. Ganun yung setting niyan. Kaya kailangan pag-aralan nyo maigi bago nyo baklasin. Ayan, dahil tinuro ko na sa inyo yung mga kalukuhan na nakasaad dyan sa fork na yan. Kasi na natin yung laman nito. Ayan, ito naman yung laman niya. Ayan, gaya ng tinuro ko sa inyo kanina, ayan yung tumutukod. Ayan. Ayan, parang nakapattern siyang ganyan. Kapag naglalak yan, gumaganto yan. Gumalaro siyang paganyan. Ayan. Tapos ito naman yung pinaka tumutukod sa kanya. Mukhang basag na. Tignan na natin maigi. Ayan, nakita nyo ba yan? Ayan. Ayan yung pinaka-pattern niya. Ayan yung itsura na yan. Kita ba? Ayan. Kaya pasok siya sa loob nito para mag-pump uli yung fork nyo. Tapos tutukod naman siya kapag ayan yung pag nilock out nyo. O nilock nyo. Ayan. Mamaya pupunasan natin lahat yan. So dahil okay na yan, dito naman tayo sa laman loob. Ayan, tigas. Bali silipin nyo muna yung laman loob niya kung may bolt sa loob. Pero nakaraan nagbaklas ako nito, 12mm bolt ang nakalagay dyan. Bali gagamit tayo ng socket wrench. Tapos may papakita ko na sa inyo kung paano nyo magagamit yung nakaraan. Kung napanood nyo yung sa bottom bracket natin. Kung paano magpalit ng bottom bracket. Ayan. Magagamit nyo rito yung pang bottom bracket nyo kasi kapos yung extension ng socket wrench nyo. Okay guys, nakita nyo to. Bali kailangan nyo gumamit nito ah. Lagi kayo mag i-stock ng ganito yung mga lagayan nyo. Container. Diyan nyo lalagay yung mga pesa nyo. Ayan. Yung mga linisin. Para permis na malinis. Ayan. Ito. Huwag nyo na ilagay dyan. Mamaya na yan. Tapos, kailangan natin ng gas. Saka, WD-40. Wala kayong WD-40, gas na lang. Bali, lalagyan lang natin ito ng konting gas para duminis to. Ito ang gagawin natin panglinis. Ayan. Konti lang para hindi sayang.
Tapos dahil tapos na kayo sa mga kalokohan natin yan, tabi nyo na yan. Kailangan nandiyan dyan yung mga gamit-gamit nyo. Tapos dito naman tayo. Yan. Gagawin natin dito, may 12 mm na bolt yan dyan. Bali, gagawin natin, kailangan nyo na itong socket wrench. Yan. Kung wala kayo nito, kahit 12 mm, ano na lang, 12 mm na T-wrench, pwede rin yan. Kaya lang, baka hindi umabot. Bali, gagawin natin, ito. Tapos yung 12 mm nyo, kung wala kayong mahabang ganito, kahit yung stock lang na 12 mm. Tapos kailangan nyo ng extension. Yan. Kung di pa rin nakaabot yung extension nyo na to, kailangan gamitin nyo yung nakaraan sa bottom bracket. Ito. Yan. Para maipagduktong nyo siyang ganyan. Yan. Then, mahaba na siya, di ba? Tapos, di na kayo gagamit nito. Bali, kailangan nyo gamitin dito katala. Suksok nyo lang sa loob hanggang maabot nyo yung pinaka thread. Yan. So, dahil nakaabot na yung thread, gagawin natin, baliktad din muna natin, yan. Tapos, bugaan natin double D40, yung butas na to, kung nakikita nyo. Yan. May butas yan dyan. Bugaan nyo lang double D40 yan. Para hindi kayo mahirapan. Yan, may straw rin yung double D40 nyo. Tapos, pag naiyanin nyo na, i-taas nyo na uli siya. Okay, tagilid nyo para hindi matanggal yung double D40. Tapos gamit kayo ng katala. Yan. Para dito. Kailangan pit na pit yung katala nyo. Saka nyo ikutin ng counterclockwise. Para lumuwag yung pinaka-bolt nyo sa loob. Yan. Patuloy nyo lang ng counterclockwise para matanggal nyo siya. Para malinis nyo itong extension nya. Maruming-marumi na yan, sigurado. Kung gusto nyo i-repaint yan, pwede rin. Diyahin nyo muna, tapos gamitan yung primer, tapos yung pinaka kulay na gusto nyo. Pero mas maganda dyan, black lang. Saka nyo i-top coat, para hindi mabilis maubos yung pintura. Yan lang yung mga technique natin dyan. Pero kapag pininturahan nyo ng mga boss nilang, huwag nyo gagamitan ng gasolina dahil mababakbak yun. Gasolina lang ha. Pero gas, pwede pa rin yun. Iskalasin lang natin to. Kabilaan. Ganito itsura niyan, guys, ha. Ayun. Mamaya hindi niyo makita. Ayun. 'Di ba, nagamit natin yung pinaka gitna ng bottom bracket natin para maging extension. Ayun, manood lang kayo ng mga vlog ko, marami kayong matutunan ng mga hack-hack na kalokohan na pinagagawa ko. Ayun, paspas forward natin para mabilis. Guys, dahil na bunot na natin siya. Ayan, kita pa ba yung mga pinagagawa natin kalokohan? Ayan, hugutin na natin to. Tukod nyo lang yung paan nyo dyan, sa gitna ng heart. Sa kanya hilahin. Ayan, matigas talaga. Bali, tukod din natin. Matigas talaga. Dito naman tayo magtukod. Ayan, hanggang mabunot nyo siya. Ayan, nakita nyo, may pumapatak pang tubig. Ayan, ito yung tsura nya, kaya muna nung kagaguhan na yung nangyari dyan, mga kalokohan. Ayan, kita ba guys? Dahil masyobrang tuyo-tuyo na yung grasa nya, tapon natin yun, ito yung grasa. Tapos, basahan. Pupunasan natin ang basahan yan. Ayan, yung marumi natin, medyo marumi natin basahan. Ilalagay natin dyan. Pagpasensya nyo na. Medyo maingay dito. Ayan. Tapos gagawin nyo dyan. Kung may mga kapaka yung mga kalawang dyan, gagawin nyo. Biyahin nyo na yung side na yan.
para kuminis siya. Yan. Tapos ito kailangan malinis na malinis yung laman loob na ito. Gagamit tayo dyan ng mga sira-sira nating damit. Tapos kailangan natin ng tubo na medyo mahaba. Okay, ito. Power handle natin. Susuksok nyo lang dyan yan para malinis yung loob. Yan. So gagawin na natin. Fast forward na natin para mabilis. Tapos na tayo maglinis, gagawin naman natin ay susukatin na natin, pagpuputulan natin. Pero bago yun, lagyan nyo ito ng ito yung spring nya, ano, electrical sa gitna para hindi masyadong matunog kapag gumaganong-ganon sya, makakalog-kalog sya sa loob. Kung ayaw nyo na may maingay na spring sa loob, ito yun, ito yung nag-iingay sa loob, kaya lagyan nyo electrical tape yan. Yan, so nilagyan na natin sya electrical tape. Yan, binalutan lang natin para hindi umiingay sya pag gumaganyan. Ganyan tunog yan. Ngayon pag dito sa electrical tape, pansin nyo yung tunog. Tahimik. Samantalan dito, ganyan. Ayan. Kaya mayroon siyang plastic na nakabalot dyan. Tapos ang gagawin natin ngayon, susukatin na natin siya. Kung gaano kataas yung itatabas natin sa kanya. Gagawin natin itong mga, ano niya, itong mga bolt niya. Na nakakonekta rin sa may pinaka, ano niya, sa extension. Yan. Suksok nyo lang yan. Dito yan, yung itong malak mataba spacer dito sa kaliwa. Tapos dito naman sa kanan itong maliit yung pinaka rubber spacer nya. Yan. Yan yung nagagawin nyo. Tapos suksok nyo na siya rito sa mismong port. Kahit huwag nyo muna nilagyan ng grasa. Suksok nyo na siya ganyan. Yan. Tapos gagawin natin, gagamitin na rin natin yung mahaba nating extension. Ito yung mga kalokohong pinagagawa natin. Yan, suksok nyo lang uli yan. Hanggang wigpit lang. Yan, sa kabila naman. Bali gagawin natin, isagad uli natin siya. Pasok nyo lang na ganyan, gitna nyo. Kasi pasok nyo to. Ayan.
higpit na yan. Ayan, naramdaman ko na higpit na siya. Pero kailangan pihitan pa rin natin ang katala. Ayan. Kailangan pit yung katala niya. Para alam niya kung saan siya susukatan ng putol. Sa gagawin natin kalokohang exit type. Ayan. Sa kabilang side naman tayo pag minikit na dyan. Ayan. Layless tumagad na naman siya. Kabit natin yung spring. So, pag naikabit nyo ni spring, i-pump nyo lang. Ayan. Tapos tatanungin natin sa may-ari kung saan yung gusto niya. Ayan. Okay na daw yan. Bali, gagatlaan natin yung parte na yan. Ayan. Hawakan nyo na siya kung saan nyo puputulin. Tapos tanggalin nyo ulit yung spring. Ayan. Tapos dito natin siya puputulin. Itong side na to. Kaya, ayan, puputulin na natin. Katlaan mo na natin ang lagari. Ito yung ating lagari. Ayan, tapos pag nagatlaan nyo na, ayan, nakita nyo yung parting makintab. Kita ba? Ayan. Putulin nyo na dyan. Yan, so guys, ito na siya. Putol na. Kita ba? Yan. Bali, susukatin naman natin siya yung kabilang side. Dito naman tayo magpuputol. Yan. Nisan nyo muna siya. Tatanggalin natin to. Yan, yung kanina parang may corona. Yung sinasabi ko. Gamitan nyo lang ng flat screw yan. Yan. Hanggang mabunot nyo. Ayan, pag nabunot nyo siya, sukatin natin yung spring nya. Ayan. Ganto ka bababali ang iyanin nyo. Puputol nyo sa kanya yan. Tapos uhugutin nyo siya rito. Pero, ano muna natin. Tanggalin din natin ito isa. Gamitan nyo lang kayo ng flat screw. Ayan. Linisin nyo na yan. Punasin nyo ng basahan. Ito yung marumi muna natin para hindi sayang yung bago. So ito, linisin. Ayan, pag malinis na yan, bali sukatin natin yung spring na pinutol natin. Ayan. Tapos puputulin natin ulit yun. Ayan guys, dahil yan, nakita nyo na siya. Kaya putol na. Kita ba? Suksok lang uli natin dito sa guide. Ayan. Sa mismong nagla-lockout niya. Kung nakita nyo, sobra na siya. No? Bali, susukuatin nyo ngayon yung ano neto. Yung dulo neto. Para makita nyo kung saan maglalock sa kindi. Ayan, yung pinakadulo na yan. Dahil sobra na to ngayon. Ayan. Iyan natin siya. Kasi yan, ginuhitan ko na siya. Para hindi na ako mahirapan, guguhitan nyo lang siya. Kung saan dapat putulan. Ayan. Para gagawin natin, puputulan natin yan dahil naguhitan ko na. Ayan. Ilahin nyo lang na ganyan. Tapos putulin natin to. Ayan, dito sa side na minarkahan ko. Putulan nyo lang siya ng lagari. Ayan, so guys, pinutula ko na siya. Ayan, ito yung kaputol. Kita ba? Ayan. Tapos gagawin natin sa kanya, susok-sok na natin siya rito. Sa pinutula natin ng spring. Ayan. Nakita niya ito, lumalawit na naman yung ano niya. Yung lock niya. Ayan, bali okay na siya.
Tapos sa tayo sa kanyang edit-edit, tapos gagamitin niya yung lumang spring na pinagputulan niya. Ayan. Lalagay niya siya rin sa loob nito. Ngayon, tatanggalin naman natin ulit. Tapos yan guys, nakita niyo to. Mayroon tayong washer na binili. Ayan, lalagay niya lang siya rito. Tapos itong pinagputulan, lalagay niya lang din ng ganyan. Tapos pwede na natin siya ikabit dito. Pabaliktad na natin ikabit para sure. Ayan, gamitin na natin yung. Pero bago ang lahat, teka, ibutin muna pala natin to. Lalagyan muna natin siya ng mga grasa sa loob para dumula siya ng todo. Pero hindi pa pala natatanggal yung isa. Sabak na sali tayo. Ayan, nakikita nyo ba to guys? Ayan, bumili tayo ng washer. Dalawa, isang medyo maliit, saka isang medyo malaki. Tutusin, pwede nang ito na lang, pero gusto ko dalawa. Trip ko yan eh. Ayan. Tapos, pwede nyo ilagay itong lumang spring na pinagputulan. Yan, paganyan. Sa loob. Pero bago ang lahat, bago nyo ikabit yan, lagay nyo muna ng grasa yung loob. Para smooth. Ayan, hilahin natin siya. Tukon nyo lang ulit yung paan nyo dyan. Tapos lagay nyo na ng grasa. Tawa tayo ng grasa. Tapos lagyan natin to yung laman loob para smooth na smooth yung galawan niyan. Pinaka lower arm niya, kailangan meron ng grasa lagi yan. Kita ba? Yan. Damihan niya yung grasa niyan para smooth yung galawan. Tapos pag nalagyan niya na ng grasa, punas muna tayo ng kamay. Tapos salpak natin to. Yung pinaka extension niya. Ayan. Kita ba guys yung mga pinaggagawa natin kalokohan? Ayan, salpak niyo lang yan. Ayan. Ayan, napansin niyo lumambot na siya dahil may grasa na. Tapos gagawin natin, dahil meron na siyang grasa, sabit niya ng ganyan. Tapos, kabit natin yung hilahin pala natin ng konti. Baka hindi sumakto. Kabit natin tong ito, yung binila natin ng washer sa putol na spring. Ang pagkabit dyan, ganito. Kailangan nakataas na to. Yan, nakaganyan. Para hindi na tayo mahirapan. Tapos kabit na natin yung extension na kalokohan pinaggagawa natin. Yan. Dito tayo sa left side magkakabit ha. Yan. Salpak nila ng paganyan. Nako, nalaglag. Binalingan. Salpak nila ng ganyan. Yan. Tapos pag naka-isalpak nyo na, higpitan nyo na uli siya. Kailangan ramdam yung mihigpit talaga siya. Mamaya hindi mihigpit yan. Kalug-kalugin nyo lang pag hindi mihigpit. Pag hindi maabot yan, babaan nyo ng konti. Yan, nararamdaman ko na mihigpit siya. Kailangan lang higpitan natin to. Yan, umuulan pa. Dinig ba guys? Kailangan mahigpitan nyo yan. Ayan, pag naramdaman nyo na mahigpit na siya, try nyo hilahin to para malaman nyo yung sagad nya. Ayan, ganyan na siya kaiksi ngayon. Tapos pasok ulit natin to. Saka nyo higpitan ng gamit ang katala. Higpit nyo yung katala para hindi sumublay. Ayan, higpit na siya. Sa kabilang side naman tayo. Okay na ba to pre? Yung taas na to. Ayan, okay na daw yan. Dahil sabi ng tropa, okay na daw yan. Kabilang side naman tayo. Ayan, may maalog. Naririnig. Ayan, nandun pa extension. Naglolo ko tayo. Nakagagawin ng kalokohan pala.
Ayan. Tapos, gabi naman natin yung kabilang side naman. Kukunin natin yung ito naman tayo, ayan. Yung kabilang bolt. Salpak niya lang na ganyan. Laglag niya lang siya. Tapos, gamitin na rin natin tong socket natin. Saka yung mga extension na pinagagawa natin kalukuhan. Kailangan maramdaman yung uling mayikit siya. So, gamit kayo ng socket wrench para hindi kami hirapan mag-ikot. Ayan. Ayan, pagramdam nyo nang umiikit na siya. Dahil naramdaman nyo nang umiikit na siya, gamitan na natin ulit siya ng katala. Ayan, dahil umiikit na siya, okay na yan. Salpak naman natin yung spring sa kanya. Ayan, makakalog na naman yung extension. Ayan, wala na kumakalog. Bali, kabit na natin yung spring. Ayan, ito yung spring. Ito yung spring, yung ano side ng ating ito, ayan, try muna natin salpak to dito sa right side. Ayan, dahil nakasalpak na siya, dun naman tayo sa dito. Ito yung pinaka sa lockout, ah. Yung una natin sinalpak yung sa ano yun, yung sa baba ng lockout. Ayan. So, kukunin muna natin ulit. Kailangan nakasakto yan. Yan, sakto-sakto na talaga siya. Nakaganyan pa kasi, nakalubog pa yan ng konti pag nando sa loob. Kaya sakto na yung ginawa natin kalokohan na to. Yan. Kailangan nakasakto-sakto lang siya rito. Yan. Para pag duma na siya, yan, nakalock na yan. Tapos pag umikot siyang ganito, yan, nagpa-pump siya. Kuha ba guys? Yan, dahil hello, okay na yan. Sasalpak na natin siya na magkasama. Para nakapattern na siya. Kita ba? Yan. Tapos titignan natin maigi kung ano nangyayari sa loob niya. Yan. Malak. Yan. Makita niya, naglalaro siya. Tapos pag tinihit natin siya pa ganito, yan, nakalak na siya. Okay ba guys? Okay na yan. Salpak niya na itong pinaka-ano niya. Cup. Ng mismong ano, ah. Cup ng mismong lockout. Yan, kabit nyo lang muna ng kamay hanggang humigpit siya. Yan, tapos pag nakaikit na siya ng ganyan, gamitan nyo na ng fork cup remover. Ito, dito tayo sa ano na to, sa parang cassette type na wrench. Hindi dito sa flower. Nagagamit din yung flower na yan sa mga ibang anak. Yan. Tapos, gagawin natin. Kunin natin yung pinakaano niya. Post muna natin. Wala. Bago ba yan? Yan. Dahil naikabit na natin siya, kakabit naman natin itong pinaka-lockout niya. Ayan, testing nyo muna kung nagpa-pump. Ayan, tapos silahin nyo na sagad. Ayan. Tapos, dito natin siya ikabit sa paharap dahil nagpa-pump siya. Try naman natin siyang magpaglaruin. Ayan. Okay na siya. Nakalock na siya. Tapos, itry naman natin siya. Iangat muna natin konti dahil wala pa spring. Ayan. Pa-pump ulit siya. Ayan, dahil tama na yung kabit natin yan. Tapos kabit na natin yung pinaka bolt nya rito. Yung allen bolt, pero ginawa natin yung flat screw. Ayan, dahil nilagarian natin kanina yan, gamitan na lang natin sya ng flat screw. Ayan, hindi na kayo mahihirapan gumamit ng allen na 1.5 mm. Bali, ito na lang. Flat screw na lang gagamitin nyo sa kanya. Para mas madali siyang buksan sa kahigpitan. Ayan, higpitan nyo lang siya. Yung saktang higpit lang, huwag yung pagkahigpit-higpit, baka pumutok na yung ano nyan. Ayan, pag ramdam nyo na may higpit, okay na yan.
Dito naman tayo sa kabilang side. Lahin na natin siya. Ayan, pag nahilan nyo na siya, kunin na natin tong pinaka-spring niya. Ayan, dahil putol na yan, dito naman tayo sa kabilang side maglagay. Ayan, punasan nyo muna para mawala yung gaas. Ayan, tapos pag okay na siya, lagyan na din natin siya ng grasa. Ayan, kapalan nyo na yung grasa nyo para smooth yung galawan niya sa loob ng spring. Tapos pag nalagyan nyo na ng grasa, kabit nyo lang to. Yung cup nyo sa dulo. Ayan, salpak nyo na siya dyan. Kita ba? Ayan, kung di nyo may salpak, pumunod kayo ng rubber mallet. Pukin nyo na lang yung kalpuhan nito. Kung nakita nyo kanina, may bolt siya na, may hugi siya na bolt. Kaya kailangan nyo may sakto nyo yung bolt dun. Ayan. Tapos kabit nyo to. Ayan, paganyan lang. Saka nyo ikabit yung pinaka cup nya. Pero bago nyo ikabit yun, ikabit nyo muna to. At totoo, hindi nyo na kailangan to dahil sira naman na yung pinaka rebound adjuster o yung preload. Ayan, pump nyo lang to. Kailangan pantay na pantay yung pagkakahigpit dito, guys, ha. Ayan, sa kanya higpitan gamit ang kamay o daliri, kasi pagpaling yan pwede nyo malostrin. Ayan na lang, pantay ang higpit dyan. Ayan, medyo mahirap siya higpitan. Gamitin natin yung tools natin para hindi masyadong hassle. Ayan, kailangan yung tools sakto-sakto yung bihit, ha. Hindi pwedeng ano, tabingi. Pag tumabingi yan, alam nyo na, lost thread yan. Kailangan pantay. Ayan, kagaya na ito, tumatabingi. Hindi pwedeng dala. Kailangan pantay yung bihit. Bihit na natin siya ng isang buo para hindi na siya kumula. Ayan, dahil lumigpit na siya ng konti. Kita ba, guys? Ayan, ikutin na natin siya ng buo. Tuloy-tuloy nyo na yan. Papunta sa success. Punta sa tagumpay. Ayan. Napaikit na natin. Tatapos na yung mga kalokong pinagagawa natin ngayon. Ayan. Kala nyo 4K stock yan. Hindi na natin kayang edit yan. Kayang-kaya yan, guys. Kaya huwag kayong mag-alala dyan. Kung gusto nyo ng forma, kaya rin sa stock yan. Kaya alam, mas madali lang talaga i-edit yung mga ano, yung mga dito, mga ditang kayong lockout. Kasi wala ka nang gagalawin dun. Mas gamit tayo ng basahan para hindi tayo masugatan. Ayan, kabilaan. Pati dito. Medyo maigpit na siya, no, kasi malakas yung spring niya ngayon. Kanina hirap na hirap mag-pump. Tingnan natin siya ngayon kung mahirap pa rin. Pero lalo pang lalambot yan habang tumatagal dahil kumakalat yung grasa niya. Basta kapalan nyo lang yung lagay ng grasa, guys, para maging smooth yung play niya. Tapos malinis na malinis yung pagkakagawa niya sa loob. Tapos dahil ganyan sira yung rebound adjuster niya, kailangan kapalan nyo yun ng goma o ano man yung mailagay nyo dyan. Basta maitiban nyo siya o gamitan nyo ng rugby para hindi pasukin ng tubig. Kita ba, guys? Kailangan natin takpan ng basahan, eh. Baka masugatan ako. Hanggang lumapat na yung pinaka ano niya, cup niya. Ayan, so okay na siya, guys. Papakita ko na sa inyo yung milagrong ginawa natin. Ayan, nagpa-pump na siya ng maganda. Kaya alam, may tanog pa siya. Mawala pa yan pag kumalat na yung grasa. Tapos, tanggalin, i-lock natin.
Yan, nakalock na siya. Kaya lang may konti siyang play. Muntog. Yan, tapos i-lock out natin ulit. Ayun, okay na siya. Smooth na. Hindi kagaya kanina kahit dun, kahit tayo ang managanyan eh. Hindi siya magpe-play. Yan, dahil okay na siya, kailangan natin siya ibigay sa may-ari. Yan. Pero punasan niyo muna. Nakakahiya naman. Yan. Yan, so guys, nakita niyo, buo na siya. Tinesting natin kanina. Yun lang yung mga kalokong paggagawin natin. So kung may gusto kong i-request na video, mag-comment ka lang sa comment box dyan sa baba para mabasa natin at lagi akong updated na nagre-reply sa inyong mga chat kung ano yung gusto nyo ipagawa. Yan, susunod, tune up naman gagawin natin. Tapos, yun lang guys, gaya na sabi ko kanina, hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa channel ko para mas marami kang matutunan. At huwag mo rin kalimutang i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod natin gagawin video. Palagi ang share na lang na rin para sa nabubulol na tayo, nabubulol na. So, yun guys, maraming salamat. Bye bye, ride safe.